sabi ng alaman, nasa bundok na ito ang espiritu ni Bernardo Carpio. Mararamdaman ang kanyang kapangyarihan sa kuwebang ito, lalo na tuwing sasapit ang Biyernes Santo. At dahil sa kanyang pambihirang lakas, sanggol pa lamang siya, ay kaya niya nang bunutin ang mga pako sa kanilang bahay. At nang siya'y magbinata, nakatagpo siya ng isang kabayong malapit ng mamatay. Pero nang kanya itong hawakan, ay bigla itong gumaling at lumakas. Simula noon, si Bernardo Carpio at ang kanyang kabayong pinangalanan niyang Hagibis ay naging tagapagtanggol ng bayan. Pero hindi lamang dahil sa lakas, ang tapang ni Carpio ang naging sandigan niya para pamunuan ang pag-aaklas laban sa mga Kastila. Noong simula, nagtagumpay si Carpio. Pero humingi ng tulong ang mga praile sa isang engkanto. Sinukol nila si Carpio sa kuwebang ito. At inipit siya ng dalawang nag-uumpukang bato. Hanggang ngayon, ay nagpipilit na kumawala si Carpio mula sa dalawang nag-uumpukang bato. At tuwing itutulak niya ito, nararamdaman natin ang pagyanik ng bundok.